Hello, Fire Signs. Welcome to Laika Tarot. Alamin natin kung gaano naka-apekto sa'yo o sa past person mo ang sitwasyon ng relationship nyo. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Siyempre guys, meron pa po akong ibang question. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng one-week reading para sa'yo. Reminder lang guys na ang reading na ito ay general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. No personal reading, no private reading, no donation, at timeless reading po ito. Ikaw na bahala magpalit-palit kung si person mo o ikaw. Ayan, ang bilis, nakatatlong cards kaagad tayo. Ito yung mga cards. Four of Cups upright, Three of Wands upright, at Queen of Wands in reverse. Ipinapakita rito na yung may nasabi yung person mo na ikinagulat mo. At ang ilan naman sa inyo ay stuck ka sa sitwasyon. Dahil nga ang ilan sa inyo, hindi mo maintindihan kung ano yung nangyayari. Kaya hirap kang maka-move forward. At ang ilan sa inyo, kung yung person mo nawala ng gana sa relationship, ikaw ay nawala naman ng gana sa lahat. Ang isa dito, yung dahil sa mga aksyon niya, sa sitwasyon, at ang ilan naman ay yung sa behavior niya at yung ipinaparamdam niya sa iyo. Pero siyempre, after ng pagkukulong mo or kawalan ng pag-asa, nag-move forward ka para sa success at happiness. At saka guys, yung mga bagay na pinagpaplanuhan mo, may magandang resulta yan kung tama yung action or decision na gagawin mo. Ang advice sa'yo ng mga cards para magkaroon ng lasting commitment, kailangan may strong foundation. Yun bang kailangan ng teamwork at iwasan yung pagtatalo? At saka pag-usapan yung mga bagay na hindi nyo gusto. At siyempre, importante yung bigayan at respeto. Sa mga single, hindi mo makikita yung potential lover mo kung pareho yung pinupuntahan mo. At mga taong nakakausap mo. At saka ang advice din ng mga cards para hindi ka nai-stuck sa sitwasyon na wala na o kaya nai-stuck sa problema, kailangan gamitin mo yung mga pinagkakitaan mo para malibang ka. Para makaisip ka ng new ideas patungkol sa problema kinakaharap mo or makapag-relax. At saka ingat din sa binibitawang salita kasi nami-misinterpret ng iba. Ito naman yung sitwasyon mo or ng person mo kasi connected ka sa kanya. Eight of Pentacles in reverse, Temperance in reverse, Five of Cups in reverse. Ang pagkakaintindi ko dito sa mga cards, advice ito sa inyong dalawa ng person mo. Alam mo ba na sensitive yung person mo? Baka kasi salita ka ng salita, akala mo okay lang sa kanya, pero hindi talaga. May sabihin man siya sa'yo, pero hindi yung totoong nararamdaman niya sa takbo ng relationship niyo. Reminder din ito na hindi lahat mapagsasabay mo. Kailangan mong balansehin. Yung kaya mo lang gawin sa buong araw, yun ang gawin mo para hindi nasasayang yung oras mo at hindi rin maaapektuhan ang health mo. Ang magpapatigil lang sa'yo ay yung stress at saka yung health mo. Kaya kailangan i-priority mo yung physical health mo, pati na rin yung mental health. At saka ang ilan sa inyo may problem sa relationship na hindi makumpronta yung person. Kaya tuloy nagkakaroon ng problema sa relationship dahil sa maling aksyon at desisyon. At saka ang ilan sa inyo, kung kailan huli na tsaka nag-e-effort para bumalik yung person. Kasi guys, yung problema nyo parang naging gatungan eh. Kung nagkaroon ng problema sa'yo, mas lalong hinirapan niya pa yung problema sa relationship nyo. Kasi guys, ang mabigat na kasalanan ay yung sumaway ka sa 10 utos ng Diyos.
At saka guys, anuman yung sitwasyon na kinakaharap mo, huwag kang makalimot na magdasal sa Diyos. Magpasalamat at patuloy na gabayan kasi ipinapakita sa mga cards mo na ang ilan sa inyo ay nag-recover na or recovery pa lang, nasa proseso. At saka guys, pinapakita dito sa mga cards mo na yung mga bagay na kailangan mo ay nasa sa iyo. Tinatanggal yung mga negatibo na nagpapabigat sa buhay mo at ipagpatuloy na mag-focus sa positive things na nangyayari sa buhay. Sa mga single, letting go ka na sa past experience na nangyari sa iyo. At komportable ka na ulit na makipag-socialize. Sa career or money, nawala yan lahat eh, kumbaga hindi ka nakapag-focus. Pero ngayon, babawi ka. Ibabalik mo sa dati. Ang ilan sa inyo, sa health ay good health. Ang ilan naman ay may mga improvements. Ito naman yung outcome, 9 of Pentacles in reverse. Ito naman yung kasagutan sa mga tanong mo kasi ang relationship nyo ay nagkaroon ng third party. At ang ilan naman sa inyo, yung person mo nilinlang ka pagdating sa pera. At saka ang ilan sa inyo nagpapakasipag sa trabaho talaga kasi gustong-gustong yumaman. Pero hindi naman ganun kadali yun eh. Lalo na kung marami kang pinagkakagastusan. Ang suggestion ng mga cards ay limitahan yung paggastos or pag-utang. Kailangan ng teamwork sa relationship or tulungan sa family para may pagbalanse. 5 of Wands upright na ang ibig sabihin, kailangan ng aksyon sa problemang nangyayari sa buhay mo, sa karir man yan, health, or relationship. Sa mga single naman, marami kang kakumpetisyon or karibal sa person na nagugustuhan mo. Hanggat hindi siya nakakapag-decide, huwag kang tumigil na suyuin siya. Pero huwag mo ipakita na masyado kang desperado na magkaroon ng love life. Sa mga nasa relationship, mas mag-focus sa solusyon at itigil na yung paulit-ulit na pagtatalo. Wow, ito yung next card mo. The Fool upright. Na ang ibig sabihin, anumang direksyon ang tinatahak mo para sa positibo, career, love life, o para sa ikabubuti ng health mo, ay may magandang resulta sa iyo. At ang advice pa ay magtiwala ka sa naiisip mo at saka follow your heart. At saka yung mga nangyaring kabiguan sa'yo sa past, kailangan mo yun, ma-experience para sa new relationship, para mas maging matibay ka. At syempre, para din sa mga person na hindi pa naman sa ngayon naghahanap ng love life, kailangan na experience. Hindi lang para sa relationship, kundi yung pakikitungo sa iba't ibang tao na marami kang matututunan at ang ending, ma-meet mo yung person na katapat mo, yung love na hinahanap mo. Hindi mo inaasahan pero kusang dumating. Ito naman yung para sa new person. Justice in reverse, 10 of Cups upright at Strength upright. Ang advice ng mga cards para sa mga single, kung ano man yung mga nangyari sa iyo sa past, kailangan mo yung matutunan at huwag na muling ulitin. At saka ipinapakita ng mga cards na deserve mo na magkaroon ng sariling family or love life, relationship. Ang pagkakaintindi ko dito sa mga cards mo, maybe may attitude ka na hindi mo napapansin sa sarili mo, na yun ang nagpapataboy sa potential person na magiging forever mo. Mas maigi na maging open kayo sa communication, maging honest para malalaman mo kung ano yung mali sa'yo at mali ng person mo. Sabi nga nila, di ba, walang perfect, pero wag mo naman patunayan na hindi talaga perfect, di ba? Kailangan mo maging responsable. Sayang din naman kasi yung mga ipinapakita ng mga cards na magkakaroon ng katuparan yung mga pangarap mo.
Maraming bago, relationship, proposal, pagkakaroon ng mga anak, maraming challenges at changes na mangyayari sa buhay mo. Sa new person na ito na darating sa buhay mo, para yan sa mga single. Sa mga nasa relationship na may problema, harapin mo yung sitwasyon at magkaroon ng tamang desisyon na pag-isipan nyo ng person mo. Very positive ang ipinapakita ng mga cards, kaya kailangan lakasan ng loob at harapin ang mga challenges. At isa sa inyo ng person mo ang magdadala sa relationship. Six of Cups in reverse, na kapareho din sa sinasabi ko kanina na ikaw yung susuporta sa person mo. At kung hanggang kailan mo ito gagawin, depende yan sa pagmamahal mo sa kanya. Yung susuporta, ibig sabihin ikaw yung magdadala ng relasyon. Sa new person man o sa karelasyon mo ngayon. Ang ilan sa inyo, open ka sa relationship, pero pagdating sa puso, ang ex-person mo pa rin ang andoon. At kung may kapareho siya, yun ang hinahanap mo. At tingin mo, wala ka nang mamimit ng tulad niya. Ito yung next card, lumipad eh. Queen of Cups, upright. Pagkatapos ng relasyon mo sa ex mo, itong new person mo na ito, napaka-loving and caring, kaya lang hindi mo yun nakikita. At alam niya na hindi siya yung gusto mo. Kasi ipinapakita mo na rin sa actions at saka behavior mo sa kanya. At saka malaking chance yung relationship niyo ng person na ito na maging happy at may future. At kahit na may takot na nararamdaman itong person na ito, ay gusto niya mag-move forward kayo together. Lalo na sa mga couple, dahil ipinapakita na may solid foundation at strong commitment. At ito naman yung next card mo, yung Judgment in reverse. Ikaw na lang bahala magpalit kung si person mo o ikaw. Kasi ipinapakita ng card na ito na kung magkakaroon ng desisyon, kailangan ay fair. Kasi ipinapakita ng mga cards mo na hindi ka masaya sa sitwasyon na nangyayari sa iyo sa career or love life man. Ang message ng card sa iyo ay kailangan mag-move on na sa mga negatibo at pahalagahan yung mga taong concern talaga sa iyo. Kasi yun ang magdadala ng positibo at success sa buhay mo. Yung may acceptance at contentment. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Dalawa lang ang social media account ko, ang TikTok at ang YouTube. Wala po akong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. Ito ang advice ng Mystical Cards sa iyo. Celestite, suit your soul. Trust that things happen in life for a reason. It's natural to worry about the unknown, but try tapping into hope instead. Take action when you believe you can help or change the outcome of a situation. Selenite, clear the clutter. It's time for a refresh. Use this reset as an opportunity to cleanse yourself from anything that's dimming your energy. Do what's needed to re-energize your spirit, feed your soul, and recharge your inner light. Clear quartz. Get crystal clear. Make space in your head for clear thoughts that might lead to greater insight into your life. Everyday worries and stress can blind you to the big picture. Alamin naman natin ang angel number mo. 999. You are experiencing a cycle of completion. 4. Hard work. 777. Huge changes are up ahead. Everything is happening for highest good. Prepare for massive shifts. Things are getting exciting. Type 777 if you are ready.